Hello mga best! Hello kakabsat! Nandito na naman po ang inyong kusinerang Ilocana and welcome sa Kusina ng Ilocana. So today magluluto na naman tayo ng isa na namang napakasarap na ulam recipe gamit ang talong. So kung gusto niyo pong malaman kung paano ito gawin, just keep on watching! So first step, nagpakulo lang po ako ng tubig and ilalagay lang po natin dito yung ating 3 pirasong talong at ilalaga po natin ito ng mga 5 to 10 minutes or hanggang sa maluto na po itong ating mga talong. At kapag luto na po itong ating mga talong ay hanguin na po natin ito. Iwasan po natin na ma-overcook yung ating mga talong. And after natin itong hanguin ay isiset aside po muna natin ito hanggang sa lumamig. Next ay lulutuin naman po natin yung ating tuna. So naglagay lang po ako ng mga 3 tablespoons na cooking oil and then isang pirasong sibuyas, ichachop nyo lang po yan. And hintayin lang po natin itong maluto or hanggang sa maging translucent na po itong ating onion. And after nating maluto yung ating onion, ilagay na rin natin yung ating bell pepper at yung sealing green. So kung hindi po kayo mahilig sa maanghang, pwede kayong gumamit ng green bell pepper. Sa akin, mas gusto ko po kasi na medyo spicy, kaya gumamit ako ng sealing green. And then, lagay na rin natin yung ating tuna. Ang gamit ko po dito ay yung maanghang na flavor. Kung hindi po kayo mahilig sa maanghang, pwede nyo pong gamitin yung color red. And kapag luto na po yung ating tuna, isiset aside lang po muna natin ito hanggang sa lumamig. And ang next naman po natin gagawin ay ipre-prepare naman natin yung pinalamig natin kanina na mga talong. So napakadali lang po nitong gawin. Ang gagawin lang po muna natin ay i-slice lang po natin or maglalagay lang tayo ng konting slice or hati dito sa ating talong. Huwag nyo pong masyadong isasagad hanggang dun sa baba. And huwag din po ninyong isasagad hanggang sa dulo para hindi po mahati yung ating mga talong. So maglalagay lang tayo ng konting space para meron po tayong malagyan ng ating tuna. And then next, maglalagay na po tayo ng tuna or yung niluto natin na tuna kanina. So maglalagay lang tayo dito sa ating mga eggplant. So, hahatiin po natin ito sa 3 dahil 3 po yung nilaga nating eggplant kanina.
mga bes, eto na po yung ating mga eggplant na pinalamanan natin ng tuna. So ngayon, isiset aside po muna natin ito. Sa isang mixing bowl, ipre-prepare naman natin yung ating mga itlog. Maglalagay lang po ako ng 3 pirasong small size na itlog. Or kung malalaki naman po yung gamit nyo, pwedeng kahit 2 piraso na lang po yung inyong gamitin. And then maglalagay lang tayo dito ng 1 or 2 teaspoon ng black pepper and ng 2 teaspoon din na salt. And then next, i-dip lang po natin dito yung ating mga eggplant. So ayan mga bes, eto na po ang ating eggplant with tuna. So sana po nagustuhan nyo itong ating pang-ulam recipe. At kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago po tayong ulam recipe. So thank you again kakabsat, thank you mga bes for watching, and see you again on my next video. Bye-bye!